Ito na yung LG. Yan si Kuya Ron. Ay, ito na yung LG. Bali, yung nangyari, tinester ko na yung pinakang main filter niya para malaman ko kung may shorted. Ang sira niya ay putok yung kanyang fuse. Pero syempre kahit putok ang fuse, titesterin pa rin natin yung mga dapat testerin kagaya ng main filter. Yan ang pinakang una, number one. Ang nagpapasira ng fuse ay yung, pwede yung kanyang bridge type na diode, regulator, tsaka itong kanyang main filter pag leak na. Nagkakaroon ng resistance yung kanyang positive to negative pin. Kaya mag-focus yun ang pagputok ng fuse. Pero napakadalang nun. Ang pinaka nagpapaputok talaga ay itong regulator niya. At yung kanyang bridge type, pati yung posistor, pwede rin yun. Pero madalang. Ngayon, tinester ko kasi putok ang fuse. Pero wala akong makuhang shorted. Siguro kaya pumutok yung fuse gawa nung posistor niya. Medyo maitim na kasi parang sunog na. Pero madalang yun. Pwede rin sa luwag kasi luwag yung mga regulator niya. Yung paanong regulator niya. Luwag. Pati yung mga kalapit niya, ang components, luwag. Pinaghihinangan ko na lahat. Gagawin ko, papalitan ko ng fuse. Tapos isetesting ko ulit siya. Para malaman ko kung magkaka-power o puputok ulit yung fuse. Pero pwede siyang isaksak kasi hindi naman siya shorted. Kaya huwag kayo matatakot magsaksak. Kasama sa trabaho natin yung mag gumawa ng bomba. Pero hindi, kasi hindi naman puputok eh. Kasi na-tester natin kung may shorted pa siya bago natin siya isasaksak mamaya. Ayan, patulad niya, minasirit. May power na siya. Kaso nasirit. Ibig sabihin, sira lang yung kanyang fuse lang. Ang problema, may nalagitik naman dito. Gagawa natin ang paraan yan. Una, gagawin natin para ma-discharge natin to. Kasi pagka unang saksak mo, may supply pa yan. Nag-charge kasi ang ating picture tube. Ngayon, ang gagawin natin, magtatali tayo ng LED dito, yung tingga, sa ground, kasi ito yung ground niya eh. Ito, ground dyan. Itong ground na ito, nakakonekta sa ground ng board. Ano po sasabihin? Ngayon, tatali, nilagyan ko ng LED. LED. Discharge muna. Para ma-discharge natin. Inali ko ito, tapos tutusukin ko ito rito. Para ma-discharge siya. Yung iba na lagitik pero ito wala na. Ibig sabihin, hindi siya masyadong nag-charge. Pag nakapitan ko na ito, ibig sabihin wala na. Medyo ano ba yung camera. Okay, pwede natin siyang tanggalin. Tanggal na siya. Yan, nililinisan ko siya ng lacquer thinner para maging malinis yung pagkakabitan. Kasi yung dumi, nagkukos yan ng nagiging conductor yun ng kuryente. Ibig sabihin, makakatawid yung kuryente dun sa dumi na yun. Kaya pag may tinamaan na pyesa, masisira kasi masyadong malakas yung supply na lumalabas dito. Yung pumapasok dito galing sa playback. Itong playback na to, 25,000 volts to 30,000 volts ang lumalabas dito. Dito. Yan. Ngayon, pag nakapitan mo to, hindi ko na alam kung aabot ka pa sa hospital.
O masusolusyonan pa ng first aid. Grabe, tigma mo ka na. Kaya wag mong kakapitan yun, lalo na pagbukas. At saka syempre, di-discharge mo pagka pagtatanggalin mo siya at papalitan. Okay. Ayos na yung ating paglilinis. Itesting na natin yung TV kung may nalagitik pa. Ngayon, isasaksa ko na. Bahala na. Bahala na, tatawa na ka sa vlog. Bahala na, pero sigurado ko wala na yan. Yan ha, walang nalagitik. Wala na makin naririnig na nalagitik. Che-check natin kung okay na. Aba, himala, okay na. Ayos na. Ganun lang, napakasimple lang ng ating ginawa. Nalagitik siya, nilinisan lang natin. Nilinisan natin ang locker cleaner, nilagyan ko ng grasa. Yun, okay na. Dapat sigurado para hindi tayo mabakjaban. Okay. Yan, okay na siya. Wala na sound. Pero bakit walang sounds? Ibig sabihin, panibagong trouble na naman to. Nagsimula tayo sa walang power. Tikim-tikim. Sunod, nalagitik. Ngayon naman, walang sounds. Ayos talaga. Yan ang pinakamaganda sa pag-repair ng CRT. Laging may kasunod na problema. Ayan, susukatan natin. Titester rin natin sa tester kung nagana yung kanya mga speaker. Magkano ba isa niya? 150 ano? Yan, ibig sabihin, hindi na palo yung kanyang speaker. Hindi nagkakaroon ng resistance yung speaker niya. Ibig sabihin, sira yung isa, yung kabila naman. Ayan, wala rin. Ibig sabihin, palitin yung dalawang speaker kaya walang sounds. Okay, alam na natin ang problema. Gagawa na tayo ng paraan. Ito na, okay na. Pinalitan ko na ng speaker. Magkamali ba ako ng tinte? Ito isa, tsaka ito dalawa. Kaya ngayon, okay na. Pwede na tayong manood. Malabo lang yung antena, pero pwede na pagtsagaan.